Breaking news! Bea Alonzo, nabuking si Dominic Roque. May-ari di umano ng condo unit ni Dominic Roque, lumantad na. Hanggang ngayon ay mainit-init pa rin pinag-uusapan ang pasabog ng batikang showbiz columnist na si Christopher Min, kaugnay sa hiwalayan nila Bea Alonzo at Dominic Roque. Gaano kaya katotoo na natuklasan daw ng kampo ni Bea Alonzo na ang mamahaling condo unit na tinutuluyan ni Dominic ay pagmamay-ari daw ng isang controversial na politiko? Samantala, natukoy na kung sino nga ba ang lalaking politiko na tinutukoy ni Christopher Min. Matatandaang habang papalapit ang kasal ni Bea Alonzo at Dominic Roque ay pinaiimbestigahan umano ng pamilya ni Bea Alonzo kung ano nga ba talaga ang trabaho at negosyo ni Dominic Roque dahil nakakaya di umano itong tumira sa mamahaling condo unit. Ayon sa ulat ay meron daw itong negosyo si Dominic at nakatira daw ito sa mamahaling condo unit na kahit ang ibang kilalang artista ay hindi makayanang tumira sa mamahaling condo unit na ito. Ayon kay Christopher Min, ang condo unit na tinitirahan daw ni Dominic ay nakapangalan sa isang controversial na politiko. Natukoy na di umano kung sino naman ang controversial na nagmamay-ari ng condo unit. Kayo na po ang bahalang humusga kung totoong siya ang may-ari ng mamahaling condo unit na tinitirahan ni Dominic Roque. Matatandang ilang linggo nang pinag-uusapan ang umano'y hiwalayan ni na Dominic at Bea. Matapos nito, kinumpirma ni Boy Abunda sa programa niyang Fast Talk with Boy Abunda sa GMA7 noong February 6 na hindi na matutuloy ang kasal ni na Bea at Dominic. Samantala, noong Huwebes, February 8, 2024, binasag na ni Dominic ang kanyang pananahimik. Kasunod nito ang pakiusap na wala sanang hate, bashing, negative things laban kay Bea at sa kanya. Narito ang buong pahayag ni Christopher Min kasama si Romel Chica sa kanilang programang Christopher Minute! Sigaw ng mga netizens, Dominic Roque, bait-baitan lang, nabuking na kasi siya ni Bea. Daniel Padilla, walang planong makipagbati kay Dominic Roque. Sabi ng isang close kay Bea Alonzo, tama na ang drama. Kapag ayaw na, huwag nang pilitin pa. O eto naman, bangkaan mo naman itong bait-baitan issue tungkol kay Dominic Roque. Nako eto na nga to si Dominic Roque, 'di ba? Dahil sa sinanggal lang niya ang kanyang sarili para 'wag mabash si Bea Alonzo na siya na parang 'wag siya i-bash, no parang bashing. Bad words. Beautiful inside and out. Parang iisipin mo, bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay na sa kabila ng kahihiyan niya ang nakasalalay dito? Di ba, nanay? Kasi nga, sabi ng mga netizens, talo rin ang mga bashers, isa pa to, isa pang issue ito na nakakatawa, di ba? Hoy, sabi niya ron, Dom, tumigil ka na. Tama na ang mga paawa at bait-baitan effect mo. Nagawa mo na ang lahat, tama na, sabi niya ron. Huwag ka na magbait-baitan, halatang halata ka naman na nabuking ka lang. Parang ganon, di ba? Kaya yung mga tao, ano ba yan? Pabiktim na ito, ha? Pabiktim na pa rin. Diyos ko, pinuputakti ang buong newsroom ng tanong kung sino ang politiko. At eto pa, sabi ni Dan Clavesillas, mabuti po na eh, si ex-husband, eh kahit pre-love na, eh nung binitiwan niya, hindi pala... Ayoko banggitin dito, Dan Clavesillas, grabe ka. Parang wala naman silang, komento kay Dominic, parang ayaw nila, parang he left the place. Diba? Nako, nagpapaawa lang yung si Dominic. Eto, meron pala. Gusto lang niya makakuha ng simpatya ng tao, tumigil ka na, sabi ni Tita Nene Ulanday. Actually, yung mga personalities, ligtas sila sa mga ex nila, yung mga nakahiwalay. Sila ay talagang sinusugod at tinaano ng mga bashers talaga, ng mga netizens, ano? Doon sila walang lusot. Doon sila walang kawala. Kasi talaga may babalik at babalik ang mga kwento. Kaya ganyan. Nako, wating-wating ng London na hindi na raw sila napagkakatulog. Grabe, hindi lang daw utak nila masakit. Pati mga ingrown nila dahil doon sa politiko. Sabi niya, nanay, nako, dahil dyan kay Dominic Roque, wala na kaming katahimikan.
ihahampas ko sa kanya yung mga sabatos ni Carla. Makita ko lang siya. Wating-wating, easy. Easy lang, di ba? Alam mo, mga pintor na Pilipino, talagang napaka-ano talaga, no? Mga nakikimarites na rin. Nangunguna dyan si Jun Morondo, si Joe Florendo, si Louis Tolentino. Nakikimarites, magagaling na pintor na Pilipino. More clue na, sabi ni Von. Naku, Von, parang awa mo na. Kahapon mo pa ako binubuliglig at nililigalig, di ba? Yun na. At eto pa, naku, nakakaloka. Nay, sigaw sa newsroom, more clue! Sabi raw. Ay. Oh, nako, eto po. Meron pa pong ibang politiko, ibang mga politiko na tumawag sa akin kanina. Dahil ang kanilang sinasabi, nanay, sabihin mo na kahit clue lang, kahit ano lang, kahit initials lang. Pero bakit po ganun? Ang laging hula, yung double-double ang letra at saka yung isang batang-batang politiko. Ba't ganun? Oo. Direct Franny Zamora, bakit ganun? Oh. Sa TikTok mo, eh, grabe, yung diba, kinuha niya na tayo, tapos may picture. Sabi ko, malabo raw, malabo, hindi kilala. Oh. Tapos meron iba-iba kung sino-sino mga nilalagay nila, kawawa naman. Oo, yung mga nabibiktima, kawawa naman. Dominic naman, maawa ka, originality, tama na ang pagpapaka-prude. Huwag nang magpaawa kuning-kuning, Alana Bukelya ka na eh, sabi ni Boy Sikaragay. At sabi ni Miss Nags, na yun pong 2 days na cry day, eh makakapagpahinga rin ang aming utak ka, iisip kung sino yung politiko. Todo brainstorm na po kami ni Nawating-Wating at Iram kahapon. Oo, alam mo nagpe-FaceTime sila, naghuhulaan sila kung sino talaga yung politiko. Grabe, grabe. Naku, ikasisyak nyo po. Mula ulo hanggang paa. Kapag nalaman nyo, di ba naman, Romel, kung sino yung politiko, ikasisyak nyo po talaga. Grabe, oh, grabe. Nung nag-ano nga tayo, di ba nga sabi ko sa'yo, ha? Hindi yun na. Di ba? Weh, meron ba tayo? Weh, di ba? At more clue sa politician na, nag-brainstorming kami kahapon ng mga Tala Angels. Ang sakit sa ingrown, sakit sa bangs. Alam mo, yung tumawag na politiko sa akin kanina, isa lang ang sabi niya, hindi ko alam na eh. Dapat nagsesesyon kami, pero ang pinagkakabisihan, kilala mo na ba kung sino yung politikong involved sa hiwalayan ni Bea at ni Dominic? Mga ganun daw, di ba? Nakakalokads ko. Ay nako, eto Tita Julie Paras, ituloy mo na ang dapat mong gawin. Huwag mong asahang madudulas kami. Eto sabi niya, Ate Teng, kanina pa ako chuchu na chuchu pero pinipigil ko. Baka kasi madulas ang dila mo kung sino ang politiko. Ayokong mangulelat sa pasabog. Nako, ituloy mo na yan, Tita Julie. Wala kang maaasahan sa ngayon. O, di ba? Okay, Daniel Padilla na tayo, anak. Alam mo naman na hinihintay. Alam niyo po, ang dami nagtatanong, makipagbati na kaya si Daniel Padilla kay Dominic dahil naaawa siya? Kung noon nga po na isigaw ni Dominic na hindi imbitado si Daniel sa gaganaping kasalan nila ni Bea, hindi nagsalita si Daniel, ngayon pa kaya na meron siyang kiput na bala laban kay Dominic, di ba? Kasi di salita si DJ, di ba? Correct. Pero po ako sa kanila, dapat magbalik best friends na sila ulit. Kasi pareho sila may pinagdadaanan. Baka sakasakali malibang sila pareho together. Pero napakababaw. Napakababaw ng dahilan kung bakit sila nagkaroon ng sigalutan ni Daniel Padilla. Di ba mahilig si Dominic sa pagmumotor-motor? Motor dito, hala, sige, kung saan-saan sila nagpupunta ng kanya mga kamotor. Naku, mga kamotor, oh. Yun. Yung kanya mga kamotor, kung saan liblib na lugar man sila nagpupuntahan, na-late lang si DJ sa pinag-usapang oras. Sapat na ba yun? Na mula nung 2020, 2024 na ngayon, hindi pa rin kayo nag-uusap. Kaya nga ang sabi, alam mo si Dominic, very deceiving yan. Ganyan lang yan, pero napaka-ano niya, madaldal yan. May nagsabi sa akin ng ganon. At alam mo ba, meron akong ititip ngayon, ha? I hope nanonood siya. Nanonood sana siya ngayon. Eto pa, wala po itong kinalaman doon sa politiko na tinutukoy namin. Pero meron pong nag-text sa akin
na isa rin pong source na talagang kapag nagsalita ito, kinakagat ng masa at saka katotohanan ang dila, di ba? May katotohanan. Ang sabi niya, Nay, san mo nakuha si Chuchu? Chuchu, ay, very true, sabi niya. Very true. Saan mo nakuha? Pero hindi ko to kinonfirm sa kanya, ha? Mm-hmm. Ang sagot ko lang, ha, 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 ha. Yun lang. Sabi niya, ay, nako, bukod sa Chuchu a month, meron pang Chuchu every month. Ay! Oo. Natagtagan diba? Na? Biyahe yun. Biyahe ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, very, very true. Pero hindi ko kinonfirm, ha? Hindi ko kinonfirm. Tumawa lang ako ng tumawa. Ay, nako. Kakaloka. Dapat nga, Nay, magbati sila at pareho na sila ng kapalaran. Baka makasosyo pa niya si DJ sa negosyo niya. They deserve each other, maging friends, sabi ni Dan Clavesillas. Yung negosyo niya, quote-unquote, merong negosyo, o diba? Mga nakatungo na kanina, mga senador sa mesa nila, yung pala iniisip kung sino yung politisya na involved, kaya ayun, session na reset. Charoti, sabi ni Boy G. Caragay. Oo nga, inaano na kanina yung mga alam mo na, PCSO at kung ano-ano pa. Sabi pa ni Dan, Dom, huwag ka nang mag-post, magpakabisi ka na lang sa tindahan mo ng Chuba Chenes. Happy na nga siguro ang big boss mo at hindi na natuloy ang kasal. Baka siya na ang maging forever mo. Uy, Dan Clavesillas, walang ganong insinuasyon, ha? Wala kami sinabing ganon, ha? Walang ganon. Okay. Aha, nako, nakakaloka. Nakakaloka. Eh, Diletada, sorry ha, kung binlangka ko yung text mo kahapon na hindi ko na nga pinansin. Inulit mo pa ngayon. Eh, alam mo naman, sausawera yung babaeng yan. Excuse me po. Sausawera ang babaeng yan. Nakikiangkas na naman yan. Diba? Nabubuhay siya sa pakikisausaw. Diba? Nay, what if si Dominic na lang at si Daniel? Uy! Paolo Balde, galing ka sa Holy Land. Ano ba kung mga pinagsasabi mo? Huwag kang ang ganyan. Sasabihin sa'yo ni Edilitada, huwag kang ang ano-ano dyan. Oo, di ba? Nakakaloka, ang dami. Sabi ni John, at kung ako naman kay DJ Padilla, ba't ko naman babatiin pa itong si Dominic? Eh kung siya nga, bisita pa lang, sinabihan na siyang hindi imbitado, mas kahiyahiya si Dominic. Dahil kasalan nila ni Bea pinag-uusapan, pero siya palang hindi imbitado. John, witty. Witty post. Okay, witty text. Okay? Ayan, eto pa. Naku, please don't mention my name. I know him from Adam. Ay, sino kaya itong sinasabi niya, I know him from Adam. Pag tinagalog natin, alam na alam ko po ang kanyang pagkatao mula sa bayabasan. Parang ganun yun, diba? Ay, malalim ang pagkakilala. Oo, oo. At eto talagang, sobrang dami nga po ng talagang nainganyo din na gawing content nila itong kwentong politiko na ito. At hanggang ngayon nga po yung naghihintayan ng lahat. Sabi ko nga, mas maganda magmula ito sa mga people concerned, gano'n, yes. Yung mga sakot. Hindi po sa amin dapat manggaling, sila ang dapat magpaliwanag, lalo na si Dominic. Ganun lang naman yon, di ba? Kung wala siya dapat ipaliwanag, edi sabihin niya, I have nothing to say. I don't have to explain myself to anyone. Pwede naman yun. Total, madaldal naman siya, di ba? Oh, very deceiving. Tapos, meron pang isang nag-text sa akin. Kasi naman, kaya daw nalulukring ang ibang miyembro ng LGBTQ plus community kay Dominic kasi daw Chuba Chenes at saka siya daw ang makabagong Kemirut-Kemirut, ganon. Siya daw ang makabagong Kemirut-Kemirut, parang ganon. Di ko lang masabi yung term eh, pero alam mo yon, Romel eh. Di, alam mo yon, di ba? Hay nako, dahil sa pasabog mo at iteng naglalabasan sa kubol ang mga politikong Marites. Mismo, sino po ang may sabi na showbiz lang po talaga ang naliligalig? Mundo ng politika talaga, nakatutok din po sa showbiz ngayon. Okay, meron na ba tayo mga
Wala pang post? Okay. Sige, pwede pang basahin ang mga ito, no? Okay, eto na. Romel, eto, yes. Sabi ni Tita Nene, basta ako, Tita, maghihintay na lang kung sino yung politiko at isang araw lalabas din yan. Tama po, Tita Nene. Imposible pong hindi ito, ano, pag may alimuom, ika nga, ibig sabihin may nakaraang ulan. Diba? Mm-hmm. Basta kalma-kalma lang, relax-relax lang, mahaba pa ang kwentong ito. Si John Pamintuan na anak-anakan ko, sabi niya, ay, ang daming miyembro ng mga mangga, yung biyahe natin sa SNN yon. Sabi niya, pero nabubulabog ako, sino ba talaga nanay yung politiko? Ang sagot ko dyan, standard lang, ha 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 ha, yun lang, laging ganon, maghintay lang tayo. Nako, eto, na hindi ka po ba nasasamid, ang dami pong mention sa iyo sa iba't ibang website, social media, na ikaw ang source sa politician involved sa Bea at Dom. Nay, walang biro, chineko po talaga, na-invade mo na naman po ang social media, as always, CFM, in a while, ayan, okay. Ano yan, panapanahon yan, pag may issue lang naman, ano, talaga. Viral, di ba nga, itext ko sa'yo kanina, viral queen, hello. Ano ba? Sabi naman ni Tita Rex, si Chanko, kapatid, sino yung politician na involved kay Dominic? Atin lang, alam mo naman, quiet lang ako at maselan. Tita Rexy, huwag kang ano-ano dyan. Tayo pa ba? Tayo ba? Tandaan mo, nagsara na ang ano, CNN Philippines. Nay, may pahulaan sa TikTok. Chuchu o chuchu? Sabi ni Direk Franny Zamora. Nako, Direk! Bakit ganun agad-agad? Pinakamaraming ang boto yan. Yung sa huli mo at saka yung batang-batang politiko. Nakakaloka. Diba? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.